What was it like growing up as kuya? Okay. Oh, mahirap ka dahil unang-una, sabi ko nga, kung ikaw ang nangunguna sa 12, mahirap-hirap. Ako yung umaalis ng maaga sa umaga at kung sila'y nagbibihis sa kotse dahil ako talagang alas in punto lagi kasi iniisip ko, I have to balance eh. Just a year ago, the economy inherited by the Aquino regime was rolling towards total collapse. Pero hindi mahirap sundan yung mga yapak mo, ikaw ang kuya. Ako lang ang nangunguna pero sa tingin ko, yung mga kapatid ko nanguna na sa akin ngayon. Mas malayo silang nakaabot ngayon kaysa sa akin. Mas magaling sila sa politika kaysa sa akin. No? Eh, ako naman, eh, panay pag-aaral, eh, hindi maganda yun. Eh. Sabi nga sa akin ni Ronnie, sabi, alam mo, mas magaling ka congressman kaysa sa akin. Eh. Kaya lang, ang problema, hindi ka makakarating sa Congress. Eh. Pero tumakbo ka, no? Sinubukan yes. mo. Sinubukan ko 2 beses. Ang sinasabi ko sa akin sarili, gaya na sinasabi ng lahat ng mga tiga-media, mag-aalay ka ng sarili mo para makatulong sa tao. Eh kung ayaw ng tao sa iyo, di wala na, sobra ka na lang. Parang wala ka na magagawa. Ba't ka natalo? Hindi, kasi sabi ko talagang kulang yata yung aking pagpupursige noon. Kulang ang aking subok at baka hindi ako nakilala ng tao. Ito ba ay nakagislan nyo sa inyong, you know, sa inyong pamumuhay bilang isang pamilya, yung politika? Well, siguro, kasi ang sinasabi sa amin na no matter kaano kahirap ang buhay natin, mas mahirap ang iba. Kaya kailangan tumulong ka na sa iba.